Hi, magandang umaga po sa ating lahat. Dito po sa amin, dito sa Canada, ay alas 9:30 na po. At nandito na naman po si Manang nyo. Alam nyo naman po mga kapatid, pagkagising ng umaga, magdasal, manalangin, at magbasa ng kanyang salita, ito po napaka-importante sa atin. At siyempre, lagi po tayo magbabasa ng salita ng Panginoon. Ang binabasa ko po dito is sa 1 Peter. Pero gusto ko na naman pong kumanta para lang kung ano ang nangyayari sa mundong ito. Marami pong nangyayari sa mundong ito dahil sa pandemyang ito. Pero ang masasabi ko po sa ating lahat mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Dahil lagi po tayong may pag-asa. Pag gusto natin kumanta, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-create ng sarili nating kanta na galing sa ating puso. Minsan, kailangan din po natin isipin, tingnan natin ang kapaligiran natin, ang katahimikan ng mundo, kung ano po ang nangyayari sa mundong ito. At mag-isip po tayo kung paano po natin ma-overcome lahat ng mga pagsubok na nararanasan natin. At isusulat po natin dito sa ating mga notebook. Kailangan po natin ng ballpen, kailangan natin ng pang-eraser, ay pang yung i-highlight natin yung napaka-importante. Ako mahilig kasi ako, ang pinaka-number one na favorite ko rin sa araw-araw ko is mga ballpen, iba't ibang kulay. At yung Bible ko, napaka-importante po ito. Bible, kasi ito nagbibigay sa atin ng strength at kabusugan. At ganun din po, magsulat-sulat po tayo. Lagi po tayo may notebook at may ballpen. Kaya mag-isip po tayo. Tingnan natin ang kapaligiran kung paano tayo makakagawa ng kanta. Mag-isip po tayo. At isin, i-focus natin ang sarili natin. So, gagawa po tayo at mag-isip. Paano, ang una kong iniisip mga kapatid, ano kaya ang nangyayari sa mundo nito? Ano kaya, paano masusolusyonan ito? So ito po, kaya magsulat po tayo, mag-isip po tayo. Inom muna tayo ng coffee, kailangan po ito para may energy po tayo. Okay. So, mag-isip po tayo. Paano, ang naisip ko kaninang umaga, paano tayo babangon sa ganitong sitwasyon? Ang kapighatian sa mundong ito. Kaya parang naisip ko, ano kaya kung itatitle ko, babangon tayo sa kapighatian. So, paano? Paano tayo babangon? So, mag-isip tayo, ano kaya? Paano tayo babangon? Ano ang dapat kong gawin para makabangon ako sa sitwasyon ganito? So, mag-isip din tayo ng anong tutono, yung mga lyrics, ilalagay natin na galing sa ating puso, mag-isip po tayo. Para lang, so I hope na na-enjoy nyo na naman po ito at pakinggan po, mag-isip po tayo. Isusulat natin at lalagyan natin ng tono habang nagsusulat. Kailangan may beatings din ganun, okay? Babangon sa kapighatian. So mag-isip po tayo. Paano mag-isip? Paano po tayo? So, ano kaya magandang tono? Ganun ang ginagawa po natin mga kapatid. Thank you Lord. Bigyan mo ako ugad ng wisdom. Bigyan mo ako ugad ng salita upang ikanta ko paano po masusolusyonan ang mundong pangyayaring ito. Yung mga nahihirapan. Ano po ang mga dapat kong sabihin. So yan. Babangon tayo sa anumang sitwasyon. Huwag kang matakot sa araw-araw mo. Magtiwala ka sa Panginoong may kapal. Masdan mo ang kapaligiran mo. Babangon tayo sa pandemyang ito. Huwag mong dibdibin ang pangyayaring ito. Isipin mo, malalampasan din natin ito. Basta magkaisa tayo sa mundong ito. Babangon tayo sa pandemyang ito. Huwag mong dibdibin ang nangyayari sa mundo. Isipin mo, malalampasan din ito. Basta magkaisa
tayo. Tama na ang pagtuturuan. Asikasuhin kung paano malulunasan ang nangyayari sa mundong ito. Magkaisa tayong lahat at magmamahalan. Babangon tayo sa pandemyang ito. Huwag mong dibdibin ang nangyayari sa mundo. Isipin mo, malalampasan din ito. Basta magkaisa tayo sa mundong ito. Maganda ba, mga kapatid? Huwag niyong sikapin na kaya niyong mag-isa. Kailangan natin ang pagkakaisa upang malunasan at malampasan sa pamamagitan ng positibong kaisipan. Babangon tayo sa pandemyang ito. Huwag mo nang dibdibin ang nangyayari sa mundo. Isipin mo, malalampasan din ito. Basta magkaisa tayo sa mundong ito. Tayo, di na tayo ay magmamalasakitan. Tama na ang pagsisisihan. Tama na ang pagtuturuan. Harapin natin lahat itong kapighatian. Tama na ang pagsisisihan. Tama na, kapatid, ang pagtuturuan. Tama na, kapatid, ang gawaing kasamahan. Harapin natin lahat ang kapighatian. Kaya natin ito, kaya natin ito, basta't magmamalasakitan. Kaya natin lahat ito, basta magmamahalan. Kaya natin ito, sa tulong ni Kristo. Kaya natin lahat ito sa pagkakaisa ng bawat isa. Kaya natin lahat ito sa pagkakaisa ng bawat isa. Kaya natin lahat ito sa pamamagitan ng pagkakaisa. Thank you, Lord God, sa salita mo. Thank you, O God, sa kantang ito. I hope na nakakapagbigay ulit sa inyo ng magandang energy upang kaharap natin ang umaga at tanggapin natin ang umagang ito na may pag-asa, may pagtitiwala sa Diyos at may pagmamahal sa tao. Ito po napaka-importante sa ganitong situation, mga kapatid, mga kaibigan, mga Filipinos all over the world and even all the people in this world. I composed this song again just now. I hope that it will encourage you again. I hope that it will give you energy to cope this what we are battling right now in this world. It's so hard. I know it's so difficult because it's been 1 year of this pandemic in this world. But my people, the people of God, the people of this world, do not be discouraged. I know what it feels. I know what is going on right now. It's so hard for each and every one of us. Even us that we are far from our loved ones. We are Filipinos scattered all over the world to seek job so that we can feed our country, so that we can give a bright future to our loved ones in the Philippines. It's so hard. But because of our great love and because of the great love of God to us,
He sustains us every day. That's why we survive this. And all of us can survive this because there is always hope in God. There is always hope in the name of Jesus. So brothers, people of this world, your manang ng bayan is here again to encourage you. I hope that these songs encourages you. I hope that these songs builds you up, build your faith. I hope that this song encourage you to love more deeply our God and our people. So I will read this one. Where's the one? So get rid of the of evil behavior. Done with this. Okay, I love this one. In 1 Peter, kasi paano natin masosolusyonan ang problemang ito kung ang mga behavior ng tao is the same na ganito. Ito pong tinuturo. Hindi ko po salita ito, but I read from the Bible. In Peter, ito po ay sinulat ni Peter. Ang sinabi dito sa 1 Peter chapter 2, verse 1. So get rid of all evil behavior. Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech, very rude. Like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Cry out for this nourishment now that you have had a taste of the Lord's kindness. Ang ganda nito, di ba? Tayong mga lahat, all of us, we experience the love, the favor, the grace of our God, His kindness, He's so kind unto us. What is happening in this world right now, mga kapatid? Di ba? Ang hirap-hirap kung tayo lang ang lulutas sa mga problemang ito. It's so hard. We cannot do it without the help of our God. We are helpless. We are insufficient without God. But because of His grace and mercy, He sustains us every day. That's why we combat all these things. What is happening in this world? We combat by the power of God and His presence in our lives. That's why He wants us to get rid of our jealousy, get rid of our unkind speech, get rid of the evil behavior, get rid of hatred, get rid of anger, get rid of unloving actions, get rid of those things. Hypocrisy. God wants us a genuine heart to follow our God, to love our God, and to love His people. That's what our God wants from us. Get rid of evil behavior, unkind speech. Ulitin ko po mga kapatid. So get rid of all evil behavior. Be done with all deceit, hypocrisy, jealousy, and all unkind speech. Let us grow. Let us grow in the knowledge of God. Let us grow in doing good. Let us not tired of doing good, but we keeps on loving, we keeps on doing good, we keeps on doing the right thing that pleases our God. That's what our God wants from us. That's why, my brothers and sisters, I hope that you encourage again. I hope that you learn from this, even on this, how many sentences only that I read from you. And this is from our God. This is from the book of our God, not from me, but this one that I just wrote right now. Babangon sa pagkapighatian, babangon tayo sa kapighatian. Kung malinis po ang ating mga puso, kung may pagmamahal po tayo sa tao, if we love one another, if we love deeply, we have a genuine love for each other, we have a genuine love for our God, we can make more things and we can change the world, and we can love people no matter who they are. We can accept people no matter who they are. Even here in Canada, I'm so blessed by this country because they don't have that discrimination. They love everybody and they accepted us. Even though we are Filipinos from Asia, Asians, Europe, Middle East, all over the world, they accepted us to stay in this country. And we don't have any trouble as long as we follow their rules, we follow their law in this. Every country there's a law, but we have to follow, we have to obey, we have to abide in the rules so that we will be all right. That's what our God wants also. He says that obey
those people who are in the authority. So kung ano yung kung saan man kayong country, mga kapwa-Filipinos ko, kung ano yung law nila doon, make sure that we have to obey. Make sure that we have to abide in their law so that we will be all right. And we will do our work, we will do our job without problems. Okay? God bless you and thank you. Subscribe for your Manang ng Bayan. Don't forget, babangon po tayo mga kapatid. Babangon po tayong lahat sa tulong ng ating Diyos na buhay.